Magandang umaga ho. Kain po tayo. Almusal ho. Bali, ang review natin ngayon ay isang item po na gawa ng Inco. So, dumating na po ang ating mga pneumatic tools. Isa po to sa 5 set ng pneumatic tools na package po from Inco. So, ito po yung review po natin. Ayan, Inco Air Washing Gun. So, tatry muna ho natin siya kung okay ba siya sa water lang. Paggamit din tayo ng car shampoo. So, tingnan ho natin kung anong kalalapasan. Drop it! So, ang setup po natin, gagamit po tayo ng mini compressor, 24 liters Mitsubishi. So, ang setup po natin ay meron tayong mga coupling. Since ito ay dumating na walang gauge. Regulator po. Meron siyang gauge para sa pressure, pero wala siyang regulator. So, meron po tayong regulator dito. Pwede nyo siyang i-set kung gano'ng kataas ang PSI. So, meron din siyang moisture collector. So, double coupling. So, meron tayo ditong hose. Extension lang. Ito po yung kasama sa Inco. So, malalaman ko natin kung kaya ba ng Inco item. Gimmick lang ba? O sulit to? Laban sa aking heavy duty na pressure washer. Thank you.
makikita nyo, no, mga ka-DIY. Papansin nyo, hindi siya tulad talaga ng full-fledged na foam cannon, no? So, ang nilalabas niya ay parang pressurized lang na tubig na namubula, pero hindi siya totally talaga nagiging foam. Kasi wala sa kanya yung essential part ng isang foam cannon, which is yung mesh. So, yung mesh, siya po yung nag-agitate ng soap sa tubig para maging bula. So, wala po talaga tayo makikitang bula pag sa ganitong setup. Overall build, bakal siya. So, mukhang tatagal naman. So, ito po yung mga parts. So, ito po, so, nagsimula muna tayo sa trigger. So, basic function lang. So, trigger lang. So, as with all pneumatic tools, ito po yung nagre-release ng hangin from dito sa kanyang quick release. So, other than that, wala na siyang ibang function. So, pagkakabit lang, gamit na agad. So, yung kanyang pinaka water container, water reservoir, o yung pinaka tank, yung gawa sa bakal. So, prone din siya sa bend, sa magkaroon ng ano, ng kung wabagsak, pwedeng magkaroon ng dent, kasi bakal nga. So, sa base sa inspection ko, igawa siya sa bakal dahil kinakalawang yung loob niya. So, makikita nyo, gawa siya sa bakal. May nakikita rin kayong sign ng rust. So, gawa siya sa bakal, no? So, ito ho ay gawa naman sa, mukhang gawa naman siya sa bakal. Ito po, aluminum. So, kung ang setting po niya, so, bukod sa trigger, meron din siyang nozzle. So, yung nozzle niya, pag tinwist nyo siya, meron siyang lock sa pangalawa. So, counter, parang counter lock. Pag hinigpitan nyo siya, mababawasan ng tubig. So, counterclockwise. Pero pag clockwise, so luluwag siya.
mas maraming tubig ang ilalabas niya. Overall build, mukhang solidly made naman. Mukhang tatagal naman siya. So, ang verdict natin dito, kung sa build, okay naman. No, kung ang ating lang problema sa kanya, so, pag ginamit ko na siya, so, let's say, naka-level ho siya. So, pag binaba nyo yung kanyang nozzle, tendency ho ay may lumalabas na leak. Tumutulo yung tubig. Hindi ko lang alam kung may naiiwan dito sa pinaka-tubing niya. So, tendency, natatapon siya. So, pag ginamit nyo siya, lagi lang naka-level lang ho, level lang. Dahil since siya nga hindi siya gravity feed, siya ay suction type. So, naiiwan lang yung kanyang tubig dito sa pinaka-barrel. So, napansin ko rin na ang yari ni Inko, so, ano to? So, ito yung cons na napansin ko sa kanya. Hindi siya tight fit or baka yung sa unit ko lang. Hindi naman sa totally na halos maubos ang laman, pero meron siyang konting leakage. So, di ko lang sure kung sinadya talaga yan. Meron natatapon na tubig pagka nilin nyo yung ano, yung washing gun. So, sa 750cc, I think it's more than enough. Ang advantage lang niya sa pressure washer ko na heavy duty ay controlled. Controlled mo yung lakas. I mean, controlled mo yung kung kailan lalabas ang tubig na hindi ganun kalakas. So, masasabi natin pang soak lang talaga siya. Kita niyo naman sa video, kayang-kaya siya na hawakan kung naka-on siya. So, maximum lang niya ay 58 to 60 PSI. So, 3 to 4 bar. So, hindi yun ganun kalakas in terms of pressure. So, ang 60 PSI ay kaya pang hawakan kahit na may tubig. So, hindi siya masakit. Ang pressure washer ko, sa kabila naman, ay sadyang hindi kayang hawakan. Talagang pag ginamit niya siya sa mga alikabok at mga lupa-lupa, kayang-kaya niya tanggalin. So, well, depende na kung mancha na yung dumi, doon na nagkakatalo. So, gimmick ba o sulit ang Inko air washing gun? Well, sa may mga pressure washer na katulad ko, well, gimmick lang siya. Kasi masyado na akong na-spoil sa lakas ng pressure washer. Since ito ay air-powered, may limitations din. So, kagandahan lang niya, controlled ang paglabas ng tubig. Kung sa makina, pwede nyo siyang gamitin. Pero huwag nyo expect na super lakas ng buga niya. Since powered lang siya ng compressor. Pero yun nga, mayroon din siya mga gamit. Pwede nyo lagyan ng detergent or sabon. Huwag lang ang mga corrosive at saka flammable na solution. So, may purpose din naman siya. Pero para sa akin, more of a gimmick na lang to. Sa may mga pressure washer. So, hindi siya kailangan. Kung wala kang pressure washer, pwede siya. For soaking lang. Pwede siyang alternative na foam cannon. Pero huwag kayong mag-expect na sobrang bula na lalabas sa kanya.